mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit, kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa.
mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sinabi mo, oh mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan pagsisihan. Tayo ay magbabuhay, magbalik noong natunan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon.
Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, 'Huwag kang papatay.' Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit, ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, 'Ulol ka,' ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog at harap sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Mga kapatid, Biyernes po ngayon, araw ng ating debosyon, unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Kaya sama-sama, sabay-sabay, bigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sabihin natin ang malakas, "Panginoon, maraming salamat, Kwaresma ulit." Lent. Alam nyo ang Kwaresma, biyaya. Pero gusto ko po ipaalala sa inyo, baka magkalimutan tayo, Biyernes ngayon, ha? Ano ang dapat nating tandaan? Day of abstinence. Bawal ang karne. Naku, patay. Hindi naman kagad sinabi ni Father, "O, kasalanan ko pa." Dapat alam natin yan. Biyernes ngayon, abstinence. Huwag masyadong marami ang kain, hindi lang karne. Magbawas muna ng kain, pag-aayuno, penitensya. Wala muna ng maang-maangan, ha? At kalimut-kalimutan. Naku, sayang, nakalimutan ko. Pero mga kapatid, kahit na ang Kwaresma ay panahon ng sakripisyo, para kasing pag sinabi ng sakripisyo, no? Ang hirap-hirap, pinahihirapan natin yung sarili natin. Mga kapatid, ang Kwaresma, hindi parusa. Ang Kwaresma, biyaya. Amen? Biyaya ang Kwaresma. Bakit? Ngayong panahon ng Kwaresma, muli tayong tinatawag ng Panginoon. Ang unang pagbasa nung Ash Wednesday, "Manumbalik kayo sa akin. Come back to me." Ngayong Kwaresma, maniwala ka. Kung marami nang sumuko sa iyo, ngayong Kwaresma, ipinaglalaban ka ni Kristo. Binabawi ka
ni Kristo. Kaya biyaya ang Kwaresma. Bigyan mo lang ng pagkakataon ng Diyos. Kaya yung gagawin natin na prayer, fasting, almsgiving, yan ay mga paraan para mabawi tayo ng Panginoon mula sa kalaban, mula sa kasalanan, mula sa kasamaan. Ngayong Kwaresma, ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon kasi meron siyang gustong gawin sa iyo. Hindi nauubusan ang gagawin ng Panginoon para sa iyo. Maniwala ka, sa panahon na ito, mas makapangyarihan si Kristo. Dahil sa mga panahon na ito, kung saan iniimbitahan niya tayo, natalikuran natin ang ating mga kasalanan. Nakalimutan na natin kung ano man ang mali, masamang ginawa natin at ginawa ng iba't tao sa atin. Ulitin ko, ngayong Kwaresma, iniimbitahan tayo ng Panginoon. Iwan, talikuran ang lahat ng mga nagawa na nating kasalanan at pati ang nagawa nilang kasalanan. Alam niyo mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, magpipigil tayo. Hindi lang sa pagkain ng karne at pagkain ng marami. Ang gusto ng Panginoon ngayon, hindi ka lang magbabawas sa karne at pagkain ng marami. Ang gusto ng Panginoon, magbawas tayo sa mga gawaing mali at ugaling mali. Dagdagan natin ang paniniwala natin na meron pa tayong magagawa at maibibigay na mabuti sa sarili at sa kapwa. Huwag mong titipirin ang sarili mo. Huwag mong titipirin ang sarili mo kapag nangungumpisal tayo. Ito na nga ho yung sinasabi natin. Panahon ng Kwaresma, pagbabalik loob. Kaya meron tayong kumpisalan. Pero may maganda akong nabasa. Yung daw pagsisisi, sa English, repentance, may maganda akong nabasa. Pakinggan nyo po. Sabi nung nabasa ko, repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Wala sa pag-iyak mo, nasa pagbabago mo ang pagsisisi. Huwag mong daanin sa pag-iyak-iyak lang. Magbago ka. Ilang tao na ang umiyak ng umiyak sa'yo, pero niloko ka pa rin ng niloko. Sinaktan ka pa rin ng sinaktan. Wala sa pag-iyak mo, nasa pagbabago mo ang pagsisisi. Kaya nga, kapag nangungumpisal, meron tayong tinatawag na examination of conscience. Ano ibig sabihin nun? Ihahanda mo ang sarili mo. Ano ba yung mga kasalanang nagawa ko? Huwag mo nang tipirin ang Panginoon dahil ngayong Kwaresma, yun ang hinihingi niya sa iyo. Ibigay mo na sa akin lahat ng pagkakamali at pagkakasala mo. Huwag mo nang tipirin. Ay, ito isang beses ko palang nagagawa eh. Ay, ito gagawin ko pa rin naman bukas. Saka ko na ikukumpisal. Ano ka ba? Ibigay mo na lahat sa Kanya. Baka yung tinira mo, yung pang magpahamak sa'yo. Ano ang sabi ng Panginoon sa unang pagbasa natin? Sino mang makasalanan ang tumalikod sa kanyang pagkakasala ay mabubuhay at maliligtas. Ito yung magandang paalala at mabuting balita. Good news. Uulitin ko, ang Panginoon ang nagsabi, huwag mo nang atupagin, huwag mo nang pansinin, at huwag mo masyadong sinoseryoso yung mga taong nagsasabing, wala ka na. May pakumpisal-kumpisal ka pa? May pasimba-simba ka pa? Akala mo kung sinong malinis? Huwag niyong binibigyan ng airtime, ng espasyo sa buhay mo ang mga taong walang tiwala sa iyo.
Araw-araw, may naniniwala pa rin na kaya mo pa rin magbago, na kaya mo pa rin maging mabuting tao. At ang pangako niya, talikuran mo lang. Unti-unti. Ha? Huwag kayong mag-alala. Ha? Yung pagbabago, hindi overnight yan. Hindi bukas, ikay wala ng kasalanan at hindi ka na mahinang uri ng nilalang. Unti-unti, dahan-dahan, ang mahalaga, sinisimulan mo na. Ginagawa mo na. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, ang paalala ni Kristo, kapag ang pagsunod ninyo, kapag ang paggawa ninyo ng kabutihan ay katulad lang ng Pariseo at Eskriba, hindi kayo makakapasok. Hindi pwedeng yun na ang pwede pa. Hindi pwedeng yun lang ang kaya pa. Ang gusto ng Panginoon, araw-araw, nabubuhay ka, hindi lang ng may pag-asa, nabubuhay ka ng may pagtitiwala. Na hindi lang yan ang kaya mo. Na hindi lang yan ang meron ka. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang na ito, nagsisimula pa lamang ang Kwaresma. Marami pa tayong pwedeng gawin hanggat nabubuhay ka pa. Kahit na matanda ka na, kahit na hindi na ikaw ang nasa una, ang nasa itaas, kahit na hindi ka na kasing bango, galing, talino ng iba, huwag mong kalilimutan. Hanggat nabubuhay ka pa, ang gusto ng Diyos, maniwala ka na pwede ka pa, na kaya mo pa. Araw-araw, ihanda mo ang sarili mo, lalo na ngayong Kwaresma, dahil marami pa at meron pang kayang gawin at ibigay ang Diyos para sa iyo. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao. Labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating pong itutugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. At inawang iwasan ang paghihiganti, karahasan, at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolihiya, o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, ganun din ang mga taong ipinangako nating ipagdarasan natin. Ipanalangin natin ang mga biktima ng iba't ibang karahasan at digmaan, lalo na ang mga bata at matatanda.
ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang mag-aukyan ng puno ang langit at lupa ng kagahinan mo.
sana sa magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat. Dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit. Buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami maipulot sa tukso at inyayo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, mas naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos
Panawagan, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 3, Nangungulila. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa kadagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazarene Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. hanggang 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod pa yun. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
ang pabao ni Kristo. Kung ikaw ay magsisisi at gagawa na ng mabuti, hindi pwedeng laging pwede na, kung pwede pa, kung kaya pa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, higa namin.